Hindi naman naniniwala ang pamilya ni Noel Orate Sr. na self-defense ang dahilan, kaya binaril siya ni Bulacan Board Member Romy Robes. Si Robes, kinasuhan na ng homicide. Nagbabalik si Julius Segovia. Murder ang kasong inirekomenda ng Quezon City Police laban kay Bulacan Board Member Romeo Alan Robes. Pero ibinaba ng piskal ang kaso sa homicide. Sa halagang 40,000 piso, maaaring makapagpiyansa si Robes. Ayon sa QCPD Criminal Investigation and Detection Unit, wala raw sa kapangyarihan nila ang pagdetermine sa kasong isasampa. Piskal daw ang nagdedesisyon nito. Wala rin daw tumayong testigo sa loob ng crime scene, maliban sa dalawang pulis na nasa labas ng bahay nang mangyari ang insidente. Magfa-file kami ng motion to to defer yung filing ng information kasi mayroong additional documentary evidence na kailangan i-submit. Hindi naniniwala ang kampo ng biktima na self-defense ang nangyari. How can there be self-defense kung mayroong 5 wounds inflicted on the person? Sa mga larawang ito, nakalugmok sa sahig si Orate. Kita rito ang 5 tama ng bala sa katawan niya, 3 sa dibdib at 2 sa kaliwang tagiliran. I just want justice for him. A lot of people can attest that he is a good person. Ordinaryong family lang po kami. Hindi po kami ang kanilang mga politiko. Tulungan niyo po kami. Lalo na yung mga kapatid ko. Kailangan po namin ng katarungan para sa papa ko. Yun po ang pinaka-importante. Ilalaban ko ang papa ko kahit na anong mangyari. Wala ho akong pakialam. Hindi rin daw nakainom ang ama nila. If a person was drunk, how could he park his car properly? Kita mo naman close proximity yung parking niya sa gate. Kung lasing ka, tatama talaga yon. Sa itinatakbo ng kaso, seguridad ang hiling ng pamilya Orate. Humingi na rin sila ng tulong sa Volunteers Against Crime and Corruption. Sa ngayon, nakadetine pa rin naman sa QCPD si Robes. Nagpositibo siya sa gunpowder nitrates matapos isailalim sa paraffin test. Julius Segovia, Nakatutok, 24 Oras.